Ngayong gabi natin nakapag-vlog mga kabagis. Ito yung setup natin kapi, mayroong katol and para walang masyadong lamok. Ayan sila. Tatapos lang nilang mag-snacks mga kabagis, no? And pinapaliguan ko rin. Ito yung sinabi ko sa inyo before and after nilang makumain. And tapos na silang kumain, pinapaliguan natin mga kabagis ng gabi para maganda ang tulog. Once maganda ang tulog nila, yan, bibigat at lalaki pa yan. Actually, malaki na talaga itong mga baboy na ito. Mag-performance yan sila sa October 11. Malapit na. Hina kasi ng aming tubig ngayon. Hina ng tubig namin dito ngayon kabagis kahit umuulan. So may mga nagtatanong pala, no, tara sagutin natin yung mga ibang katanungan na I believe na mention ko na to sa mga previous kong vlogs, pero yung may magdagtanong na once makuha daw yung at kanilang mga biik, kakabili lang ng mga biik natin, paano daw natin, ano daw dapat gawin natin? Unang-una, yung gawin natin mga kabagis is i-make sure natin, natanong natin yung pakain ng ating biig sa may-ari, kung ano yung pakain nila, at i-make sure natin na may handa tayong pakain before natin kunin yung mga biig. Yung sinabi ko, pagkadating ng biig ninyo sa bahay ninyo, wag na wag ninyong pakainin muna at wag paliguan. Pwede nyong paliguan after 15 days. Pwede nyong pakainin after 6 hours. Hindi yung kakabili lang, pinapakain nyo kaagad, baka magka-problema kayo niyan, basa yung dumi. Yung kadalasang nangyari mga kabagis kapag ka, alam mo na kapag ka bagong biik natin, sugatan siya, oh. Bagong biik natin, concern na concern tayo niyan. Pinapakain ka agad pagkadating, kaya minsan magkasakit, magkatae yan, kasi pinakain ka agad. Pero yung tubig, pwede naman mayroong tubig. So ang ginagawa natin, tanungin ninyo kung anong pakain nung kinuhanan ninyo, and kung ano yon, ihalo na lang, nyo na lang sa gusto nyo ipakain. Mostly kasi 3 starter yung pinapakain ko in 15 days. Kainin ninyo ng pre-starter in 15 days. Haluan ninyo ng booster. Kung may pera kayong panghalo, pero kung wala, okay na yung pre-starter. Pero kung normally talaga gusto ninyong maganda yung foundation ng mga baboy ninyo, pagkadating sa bahay, meron na kayong handang pre-starter at booster feeds, kung ano man yun. Then, huwag yung kaligtaan na tanungin yung pinapakain ng, kasi habang dumidede yan sa mama, yung may-ari yan, pinapakain na nila yung ng booster feeds din. So, tanungin ninyo kung ano yun para ihalo nyo na lang sa pre-starter ninyo. Hindi mabigla yung katawan ng, yung chan ng mga baboy o mga biik natin na paiba-iba yung pakain nila. Ihalo nyo lang mga ilang araw, tapos yun, i-follow nyo yung transition sa 4 na araw na pag-transition. Tapos tanggalin nyo na yung pakain ng, i-stop nyo na yung pinapakain ng may-ari, tapos i-focus nyo na doon sa gusto nyong ipakain sa kanila. Ganun lang kabagis yung pakain. 15 days pre-starter,
may halong booster feeds. After that, starter feeds na kaagad. Ganun lang kasimple. Again, para hindi magdatae yung mga baboy ninyo, yung mga biik ninyo, careful kayo sa mga pakain. At yung mga organic na way of curing them, yung mga sample nag mahinang kumain, nagtatae, mga biik pa lang, make sure nyo rin na gawin ninyo ng tama, mga kabagis, yung mga organic na napakain. Yung pagbigay nila ng mga kangkong, talbos ng kamote, or ubod ng saging, huwag naman biglain kaagad na marami kaya ibigay ninyo. Kunti-kunti lang, introduce nyo muna pa kunti-kunti. Once a day lang. Yan. Tapos kung masyado na talagang grabe yung basang-basa na talaga yung dumi, yan, parang tubig na ilang araw na. Kasi malalaman mo yan na ilang araw na ang baboy o ang biik ninyo ay mahina na at hindi na masyadong gumagalaw. Nakastay na lang sa isang sulok, sa isang lugar. So, yung mga time na hindi na yan pwedeng organic, mga kabagis, yung talbos kapag grabe na. So, gawan nyo na ng paraan, painumin nyo kaagad ng Aprolite. Yan yung anti-scouring na powder. I-make sure ninyo napainom ninyo hanggat hindi pa nawalan yung basa ng dumi, painumin nyo pa. Normally, yung mga experience ko na may nagbasa sa aking mga biik, basa yung dumi nila. Yung anti-scouring yung ipainom ko na nakasashay. Isang sashay lang ganun, mawala naman yung basang dumi ng aking biik noon. Pero depende talaga yan sa case kung kung grabe ba yung ng mga biik ninyo. So, i-observe ninyo, mga kabagis. Ang gustong-gusto nila maligo sa gabi. Ako, kabagis, kapag first day pa lang, tingin ko, kinaumagahan, basta may biik ako, normally, ang attention ko talaga dyan, mga kabagis, share ko lang sa inyo kung yung ginagawa ko. Kapag mga biik, ilang days pa lang yan sa akin na mga biik, yung attention natin is doon mismo sa dumi. Yung mga area na doon sila magdumi, doon yung attention ko every day, every morning. Tinitingnan ko yan kung may basa, kung mayroong parang tubig na, kasi makikita mo yan dun eh. So, hindi mo dapat palamayin yung basang dumi ng baboy. Pagka mayroong nagbasang dumi na yan, yung biik ninyo, automatic, bigyan ka agad ng gamot, hindi yung palamayin ninyo na ilang araw na. Ang tendency ko dyan is talagang mabansot talaga yung mga baboy natin, yung matagalan nating magamot. Bansot na bansot yung resulta. Naalala ko itong ginawa kong inahin na buntis na ngayon. Maliligo pa rin, maliligo yan siya every night, mga kabagis. Kasi gustong-gusto niya yung maligo, preskong-presko siya matulog. Ito, meron din itong case na dumi to eh. Basa yung dumi nito. Dalawa sila. Isang araw lang nawala. Tapos, kailangan talagang alerto ka sa mga ganyan, yung mga basang dumi. Alerto tayo, kasi kung hindi tayo alerto dyan, automatic yan, kabagis, mamatayan talaga tayo. Automatic patay yung ating mga baboy. Sayang, malaki na sana namatayan. No? Kasi magmumukmuk na lang yan dyan sa isang sulok, hindi na magkakain. Ganyan yung mga biik na may basang dumi. Hindi na kakain, tapos yun. Kung hindi mo magamot kaagad,
mamatay talaga siya. Yun yung kadalasan. So, yun, na-address natin yung pakain natin, mga kabagis. Again, pre-starter, sa haluan nyo ng booster feed in 15 days. Kung mayroong ibang pinakain ang may-ari, din kunin nyo yun, ihalo nyo lang ilang araw. I-apply nyo yung 3 to 4 days transition natin. And after that, tapos na wag ninyong pakainin kaagad pagdating. Ano yung advice natin? Kasi magdudumi talaga yan. Basang-basa yung dumi nyo. Ano sila? Yung browser lock. Umuusok sila kabagis. Ano?